Bilang isang guro, paano mo maipapahatid sa iyong mga estudyante ang konsepto ng corporate social responsibility? Siguro hindi muna sa isang korporasyon kung hindi muna sa isang society. Bilang isang estudyante, kailangan talaga ang guro at estudyante ay may ugnayan yan kung paano mo lilinangin, no, ang responsibilidad ng estudyante mo, no, sa pamamagitan na sa iyo muna magsisimula bilang guro, at dapat itong responsibilidad nito ay bababa at mararamdaman ng mga estudyante hawak mo. Ako, lagi ko sinasabi, sa simple ha, pagising mo sa umaga kung ikaw ay gumagamit ng transportasyon na pampubliko, simpleng pag-abot ng bayad doon sa mga nakakasama mo sa jeep, no? Obligay mo yung sarili mong mag-abot hanggang makarating sa driver, no? So sabi ko sa mga estudyante, matulog kayo ng maaga, no? Kasi kapag natulog kayo ng maaga at maaga ang pasok mo, nagiging produktibo. At kapag produktibo ang isang bata, ang daming posibleng gawin sa kanilang mga kapwa. Positive lahat at follows eh. Kapag ang teacher nagagawa yun at nakikita nila, at sa simpleng pagbabahagi ng mga anekdota na nangyayari sa'yo bilang guro at ibinabahagi mo mga estudyante, nagiging madali, nagkakaroon implikasyon at gagayahin nila yon kahit wala sila sa harap ng klase. Profesora, paano mo, ano yung mga manifestasyon, no, ng mga estudyante sa obserbasyon mo sa ngayon, na unconsciously ay na ipapamahagi nila ang konsepto ng corporate social responsibility? Kasi ngayon, una, nakikita ko yung simpleng pagmamahal sa bayan, nakakalimutan, no? Parte po ng responsibilidad, no, ng guro na ipatanda mo o lagi mong ipaalala na ikaw ay merong kang obligasyon para sa bayan mo. Kasi sa alimbawa, ito ay aking profesyon, obligasyon ko sa mga estudyante ko na itatak sa isipan nila na ikaw ay Pilipino, taas na o kahit kanino, dapat mahalin mo ang bayan mo at maraming paraan para ipakita mo ang pagmamahal mo sa bayan. No, simpleng paginto, no, na kapag naririnig mo ang lupang hinirang, diba? Natural, lahat, gano'ng ka-importante ang ginagawa mo. Kailangan maipamalas, maipakita mo sa sunod na henerasyon na ito ay tatak Pilipino. At saka sabi ko nga ang nakakabahala ngayon, yung mga matagal ng kinaugalian, hanggat maaari, responsibilidad natin na hindi ka, kahit na hindi ka guro, simpleng mamamayan ka lang at nakakatanda ka, dapat ipaintindi mo sa bata na ito yung kultura, hindi dapat mabura. Diba? Okay, so napakagandang adikain, ano, at saka panuntunan, ano, bilang isang profesora ang iyong naipamahagi ngayon. So, pwede ho bang i-identify ninyo, profesora, ang inyong pangalan at kung saan pong institution kayo? Aileen Biglang-Awa, UDM professor po for 15 years. So, yes, for 15 years po. At sa 15 years na yon, siguro talagang tinadhana ako ng Panginoon sa propesyong ito. At dahil siguro ito na rin ang itinakda ng Panginoon, sinisiguro ko na sa bawat araw na papasok ako sa loob ng klase ko, yung bawat estudyante lumalabas sa klase ko, puso at diwa nila, sila ay Pilipino at may obligasyon sila sa bayan. Maraming salamat po, Professora Biglang-Awa.